Idol, meron tayong next case. Nirereklamo niya, idol, ito pong nanay po ng isang kagawad, idol, dahil sa pananakit sa kanya nito. Dahil pinagbibintangan po siya, idol, na may relasyon po siya sa anak ni nanay na isang kagawad. Ma'am Lisa, magandang hapon. Magandang hapon po, sir, idol. Okay, nanay ng isang kagawad. Okay, si Hope Dumala. Bakit niyo po nireklamo yung nanay ni kagawad? Kasi po, sir, sinaktan niya po ako, sir, unang-una. Naniwala po siya, sir, sa mga chismis ng tao na hindi naman po totoo. Ano po yung chismis? Na kami po ni, nung anak niya, si Kagawad Faith Jan Dumala, eh may relasyon po daw. Ah, okay. So, itong si Mami, si Hope Dumala, opo, nagalit dahil naniwala sa chismis na ikaw at si Kagawad ay magkarelasyon, parang kabit ka ni Kagawad. Opo, sir. True or false? Yun po, sir. Dahil naniwala po siya sa chismis po. Na so, hindi totoo, ma'am? Hindi totoo yung pumakalat na balita? Hinding-hindi po. Hinding-hindi po yung totoo, sir. Okay, sige. Dahil po, napakabata pa po ni sir, ni Kagawad. At saka po, parang anak ko na lang po ang turing ko sa kanya. Dahil mismo siya po na nanay. Siya po mismo ang nagdadala dito ng anak niya na okay, pinapa... Okay, sige. Kausapin natin si Kagawad Faith. Lalaki ito, ano si Faith Dumala? Kagawad Dumala, yes, sir, ng Barangay Bulakena, Estancia Iloilo. Sir, magandang hapon po, Sir Faith. Hello po, Sir Kape. Opo. Sir, yung nanay mo, sir, nagagalit kay Ma'am Liza. Opo. At pinagbibintangan kayong dalawa ni Ma'am Liza na mayroong relasyon, sabi po ng nanay nyo. Yes po, totoo yan po. Totoo na may relasyon kayo ni Ms. Wala Liza? Wala po, hindi yan totoo. Hindi totoo? Hindi yan, chismis po yan. Kaya nga po ako nagagalit din sa mother ko po. Kasi mas naniniwala po siya sa ibang tao kaysa sa kailin niyang anak. Okay. Pero sa edad ko na po ito. Ba't ko kayo na-chismis? Ganito po kasi yan. Yung anak niya po, talagang kaibigan ko. Sa anak ni Liza? Sa basketball. Apo. Anak ni Liza. Katim ko po yan sa basketball. Okay. At saka si Liza Bilido, BNS po ng barangay niyan. At saka ako po, Kagawad on Health, naka-under po siya sa akin. Okay. At minsan po, meron kaming mga activities sa barangay. Hindi naman po pwedeng hindi kami magsama niyan sa barangay. At saka pagkatapos ko po mag-office, nagbabasketball po kami ng anak niya. Okay. Lahat po kami, may mga picture po yan. May mga kasama po kaya sa Facebook ko po. Pagkatapos po, minsan po yung mga anak niya nagyayaya sa akin na doon na lang kumain sa amin. Okay. Siyempre po, kaibigan ko din, hindi naman nahihiya din po ako magsabi na tanggihan. At saka po, siyempre, wala naman din naman yung pumasok sa isip ko, ang pumasok sa isip ng nanay ko na may relasyon kami ni Liza Bilido kasi matagal na best friend yan ho sila. Ano ang pinagkaugatan ng chismis? Dahil kayo po ay palaging nasa bahay ni Ma'am Liza? Yun po. At kasama ko mga anak ni, ano, ni Liza. Okay. So naipaliwanag niyo po sa nanay niyo yon na wala, barkada ko lang yung anak niyan, pero ay maniwala ni nanay. Ayaw niya po, at saka naghihingi po ako sa kanya ng ano, ng dokumento. Kasi kapag sabi ko nga sa kanya, mama, hindi pwedeng magganyan ka kasi kapag magbintang ka, libel case po yan. Kaya nga po sir, paano to makakasuhan si nanay mo? Ang sa akin lang po, yung tama lang po, kahit po nanay ko siya, kasi mali yung ginawa niya, nasa batas po natin, na kapag gumawa ka ng mali, hindi po yan pwede sa batas. Sir, sumasaludo ako sa iyo, sir. Talagang... Tapos ang gusto niya po, okay, akala mo po anong gusto niya sa akin. Opo. Ngayon po, nasa ibang bahay po ako, yung pabahay ng National Housing Authority. Opo, sir. Iisa doon po ako kasi inalayas niya po ako. So, magsasampa po ng kaso, physical injury at saka libel. Opo. Ito pong si Ms. Lee sa laban sa nanay niyo. So, alam niyo po ng nanay niyo to na pwede magsampa ng kaso. Sinabihan at willing magsampa ng kaso po, si Liza. Sinabihan ko na yung nanay ko before po ako umalis ng bahay namin kasi pinalayas niya po ako. Ma'am Liza. Idol. Paano kay sinaktan? Sir, doon po sa bahay nila, nung pumunta po ako na sabi ko, i-clarify ko po yung chismis na yun kung saan po galing. Pero nung nag-uusap kami nung asawa niya, bila na lang po siyang sumulpot sa tabi ko po at pinagduduro-duro po ako niya na sinabihan pa ako na kukunin ko pa po yung mga damit ni Kagawad at ilipat na lang sa bahay. Sabay po sampal sa mukha ko, sir. Then nung kinabukasan, nagpabarangay na po ako dahil sa ginawa niyan ang namamaga po yung mukha ko tsaka yung mata ko po, sir. Then nung nasa barangay na po ako, yeah, hindi pa po ako nakakapasok doon sa pinto, naririnig ko na po may sumisigaw doon sa loob.
Pero nung pumasok na po ako, bigla niya na lang po akong sinabunutan. Pero wala pa po doon, sir, yung CVO namin at saka Barangay Kagawad na dapat ay yun ang mag-aareglo po. Kayo na po, sir, ang bahala magkaso sa kanya, sir. Dahil hindi sige ko po alam kung ano pong klaseng kaso po ang isasampa ko sa kanya. Ma'am Hope? Hello po. Ma'am, kayo po ay sasampahan ng kaso ni Miss Lisa Bellido. Patong-patong po na kaso. Pananakit, tapos pagkakalat ng chismis. Dalawang kaso pong pwede may isampa sa inyo rito. Sasampahan kayo ng kaso, tutulungan po namin si Miss Lisa na para kayo masampa ng kaso. Kausap ko po si Kagawad, yung anak nyo. Opo. Ang sabi po ni Kagawad, walang problema. Pinapabas ng signal. Sa loob ng kulungan, ma'am, wala rin signal doon. Hello, ma'am. Hello. Oh, narinig ko pala ako, tapos sabi mo walang signal. Opo. Oh, sasampahan ka ng kaso ni Lisa Bellido. Opo. Mag-ready-ready ka na. Opo po. Pero bago niyan, tanungin kita, bakit mo kasi sinaktan? Ba't, madam, sorry, ba't napakabastos mo? Nasa loob na ng barangay, pinag-aayos kayo. Nanampal ka pa, hindi mo na ginalang yung barangay. Hindi naman mo sinaktan. Nanampal ka sa loob ng barangay, pinag-aayos kayo, tapos doon, naging violente ka pa. Hindi ko sinampal. Anong ginawa mo? Dapat na tunay niya eh. Ilonggo, hindi ma'am ako masyado marunong mag-Ilonggo. Anyway, ma'am, ito na lang po mangyari. Kayo po talaga ay sasampahan ng kaso. Tawagan mo si Atty. Garrett para malaman niya kung anong kasong kaharapin niya at para malaman din ni Ma'am Lisa kung ano yung karapatan niya. Ma'am, makinig kayo, ma'am. Kakausap tayo ng abogado para maliwanagan po kayo. Ito ay para mabigyan kayo ng linaw kung ano po yung kasong pwede niyong kaharapin at ano mangyari sa inyo kapag itong kaso nagtumuloy at kapag kayo po nasentensyahan, ilang taon, etc., etc. Okay, ma'am? Okay. Sige. Attorney Garrett? Yes, Sir Rafi. Itong si Hope Dumala, yes, pinagkakalat niya yung chismis na si anak niya at saka itong si Miss Bellido ay magkarelasyon na hindi naman totoo. Isa yan. Number two, ilang beses niya nang sinampal itong pong si Miss Bellido sa bahay niya at maging sa loob mismo ng barangay hall na kung saan sila pinag-ayos. Nanampal na naman to. Anong yes, pwede maikaso dito kay Hope Dumala? Yes, sir. Una po nating tatandaan no, na ang libel, nag-a-apply lang po yan sa mga publications or sa mga writings, sir. So ang mas tama pong charge dito is slander. Dahil ang paninira po ay ginawa niya dahil sa gamit ang kanyang mga salita, ang mga chismis, ganyan, sir. Kapag ganitong issue, slander po ang tamang charge. Slander? Tapos, okay. Yes, sir. Tapos, second po, sir, meron po tayong slight physical injuries or physical injuries dahil po dun sa pananakit. Eh, kung dalawang beses sinaktan, sa bahay at yes, sa barangay, so two counts? Two counts po, sir. Tama po kayo. So, meron po siyang three crimes na kinomit, Sir Rafi. Yung isang count po ng slander, pati po yung dalawang count niya for physical injury. So, tigilan taon yan, halimbawa, ilagay natin sa minimum. Yes, sir. Ilagay natin sa minimum na sa 10 years po yan, yung tatlo, pagka na-convict po siya for all three. 10 years? So, 10 years, yes, sir. Okay, so slander, 10 years. Magkano naman piyansa nito, halimbawa? Sir, ang piyansa naman ng slander and slight physical injuries, hindi naman po kataasan, nasa around, kung three crimes po yan, siguro hindi po tataas ng 50,000 pesos, sir. Ayun, okay. Salamat, Attorney Garrett. No problem, sir. Ma'am Hope, pwede yung kayo makulong hanggang 10 taon, tatlong kaso po, two counts of slight physical injury and then one count of slander. Hindi naman ka ako nagkalat ng chismis. Ano tanungin niyo naman at alamin yung side ko? Kaya ma'am, tinatawagan namin kayo para makuha ko yung side nyo. Kaso yung anak nyo mismo, ang nagsabi sa amin kanina, si Kagawad, na kayo po'y chismosa. Ano naman ako kinabihan ng chismis ba yan? Pinagbibintangan lang naman ako. Ano alam nyo na Manila kung inosente ba talaga ako? Ano? Huwag nila muna kumusgaan. Okay. Sige, mag-usap kayo ni Miss Lisa. Ay, hindi po ikaw mismo ang nagsasabi na ako at ang anak mo ay may relasyon. Sino pa ba ang magsasabi? Patunayan mo na lang yan. Ikaw, magkaibigan tayong dalawa. Patunayan mo na lang yan. Patunayan mo na lang lahat-lahat. Patunayan mo lahat ng binibintang niyo sa akin. Hindi lang ikaw. Napakarami niyong mga chismosa. Ang dami niyong mga chismosa. Kaya ganyan. Patunayan mo na lang. Best friend pa naman kita. Ikaw pa ang una-unang nakakaintindi sa anak mo dahil may sakit ang anak mo. Yun ang lagi mong ginagawa nyo nga akong yaya ng anak mo eh. Lahat na yun, hindi mo pa ba yung ma-appreciate tapos pinag-aanan mo ako? Alagaan mo, yan yun ang inalagaan mo. Ay, kaya nga, pero ikaw mismo. Ikaw mismo. Patunayan mo dahil pag na-uwi dito ang asawa ko, baka mapatay ako nun. Alam mo naman ang ugali ng asawa. Patunayan mo na lang.
Wala na maraming kaya batang. Ikaw ang magpatunay. Okay. Patunayan mo. Sa Rafi. Attorney Garrett. Yes, Sir Rafi. Maging matibay ba na ebidensya kung yung anak mismo nitong si Hope Dumala ang magtitistigo? The son will testify against his mother doon sa... Yes, sir. Kasi dinideny ni mother na hindi ako nagchismis, pero ang yung anak mismo magtitistigo sa korte, yes, yung nanay ko chismosa. Tatanggapin yes, ba ang korte na yung anak magtitestify against his mom? Yes, sir. Actually, napakalakas na testigo niya, no? Dahil ang natural tendency po ng isang kamag-anak, eh, pagtatakpan niya yung kanyang relative. However, in this case, kapag willing ang isang kamag-anak magtestify laban sa kanyang, lalo na mother, no, Sir Rafi, titignan ng court yan na there's no reason for him to lie. And second, sir, kung ma-advise ko, ipunin natin lahat ng sinabihan ni nire-reklamo natin ngayon ng chismis at sila rin na igawan natin ng affidavit bilang pagtetestigo. Okay, very well said. Thank you, Attorney Garrett. Yes, ayan, malinaw. Yes, sir. Ma'am Hope. Okay. Kukunin po namin testigo si Kagawad. Pumapayag naman siya. Magtitestigo si Kagawad laban sa inyo. Okay po sa inyo? Okay. O, sige. Hirap na ito. Pag yung magtanya, wala kang nagawa. Okay, sige po, ma'am. Ganun na lang po, ma'am. Maghanap na lang kayo ng abogado niya po. Okay, Madam Hope? Magandang hapon po. Ma'am Lisa, huwag niyo babang telepono Kagawad. Huwag niyo babang telepono, kakausapin kayo ng mga staff, okay? Para dun sa kasuhan na natin.